Hello guys! So welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayong araw, nagagawa tayo ng kanopi itong mga bintana. So dito sa second floor. So papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng kanopi na mabilisan lang. At sa mga ano ko pala, subscriber, so maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayong magsawang suportahan yung aking channel. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Tsaka pindutin nyo rin yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga video yung in-upload. So tara, umpisahan na natin. So ayun na guys, yung forma ng kanupi. No? Ginawa ko nyan, dito ko na binuo sa baba. Isasalpak na lang dun sa bintana. Ayun yung ginawa ko, maliit lang yan para mabilis lang tayo. So ito yung maginamit ko dyan, circular. Siyempre kailangan natin ng metro tsaka lapis bago martilyo. So iniskwala ko rin yan, dapat iskwalado na. Ano iskwala? Iskwalado na yan. So 1 meter lang haba nyan. Ah, nakagawa na ako niyan, nakabuo na ako. Yung isa nabuhusan na namin to. Yan nasa ano naman ang haba niyan. 2 meters. So tingnan niyo yung tukod. Tatlong tukod lang yan, dito lang. So, pinatong ko lang sa may kanupi yan. Nilagyan ko lang ng isang tukod sa gitna, pinakasuporta niya lang. So okay na yung ganyan. So ang lapad pala niyan, 50 cm lang yan, 50. So, mas okay, mas maganda yung hindi masyadong malapad yung kanupi para hindi naman pangit tingnan. 50 cm, okay na yan. So dito ko yung isasalpak sa bintana na to. So yan o, may mga abang na nabakal yan. Ito wala pang porma yung isa, nandun yan. So dito muna tayo sa maliit para mabilis-bilis. So galing dito sa header, nagsukat lang ako ng 10 cm. So, galing dito sa kabila, ganun din. Tapos ginuhitan ko lang. Yan. So yung mga abang namin ng mga bakal na yan, may ano yan guys, nakatusok yan sa beam, little beam. Nagawa ko ng little beam dyan, so hindi yan nakatuhog lang sa lublax. So kung maglalagay tayo ng kanupi, dapat laging may little beam para matibay talaga, hindi siya maglulundo. So ito mga tinimim lang yan. Ang gagawin ko dyan, yung forma na yun, so ididikit ko lang dito yun. Tapos papakuan para mabilis bago tutukuran na lang natin. So pakita ko sa inyo mamaya. So yan guys, pinakuan ko lang 3 pako. So, common lang yan. So di na gumamit ng concrete nail kasi ibabari na naman natin yan dun sa pader. So pinakuhaan ko muna dyan, tapos didikit doon bago pukpukin lang ng konti para bumakat siya sa palitada doon sa pader. Tapos tsaka natin siya babarinahan para hindi siya magbitak-bitak. Kasi kung concrete nilang gagamitin natin, ipipilit natin yun. So may posibilidad na bumitak yung palitada kaya yung little beam.
Nakabim kasi yan. Tsaka matigas siya pukpukin kung ano. Kung ipipilit natin, kaya dapat babarinaan lang muna natin. So, tara. Salpak na natin yan doon. So guys, kabit na natin. Iya lah. Bigat ke ba? Sapit lang. Kita minta aja yang pernah ulo. Kain natin ang tigahawa. Nitro pala. Tapat lang sa guhit. Yan ang guhit. Sabarinahan na lang natin yung pinagbakatan ng pako. Tensyon no. Ipitaw. Siyempre, dapat mas maliit lang ito para sumikip pa yung pako. Malaga, importante. Goods. Tapos tuturan na lang bago lagyan ng plywood, bago bakalan, tapos buhusan na. Ba't ako? Tuturan na natin guys. Kawain lang matukod. So ililibil natin, libil muna bago natin pakuan. Dito tayo kuha ng libilasyon. Punta dito sa kawayan. Tapat lang natin ito dito. Sugitin natin sa ilalim.
So guys, kung nakikita nyo yung PVC, so mahalagang mahalaga yan. Yan yung pinaka groove nya para kung so okay na guys, buhusan na lang yan. So ang kapal nun dito 4, so dito 3, 4 pulgada, 3 pulgada para yung tubig pa ano siya, pababa, hindi siya i-stack dun.
Ayun na guys, bulihin na lang mamaya pag natuyo. Ayan yung ilalim. Tatlong tukod lang yan. Tara naman tayo dun sa baba. So yan na guys. So, tatlong tukod lang yan. Itong isa dito ko na lang pinako. O ganyan lang magtukod ng kanupi. Sa kabila tatlo lang rin yan eh. So may buhos na rin yan. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood.